Nakakaw na shawarma. Bibili ko shawarma. Yan. So, yan yung trabaho pag may pasok si misis. Natin sa umaga. So, anong oras na? 8:15 na. So, that means late na ako. isang oras na mahigit. Pabalik. Papunta ang office. So, ayan na nga. Late. Tapos mamaya hapon, sundo naman. Pero minsan lang naman siya pumasok eh. Kaya sana, ganyan na lang talaga. Once a week, pasok. Para, hindi ako araw-araw late. Kasi pag araw-araw pasok nga, napakahirap kasi ngayon ng ano, ang service. Mula Malabon, dito. Dati meron eh, ngayon wala na. Ayan. So, sabay tayo pa uwi. Bali ngayon pala, testing ko pala itong aking mic. Kasi pagka walang mic, sobrang wala nang maintindihan sa sinasabi ko. Pagka mga biyahe. Dami ko nang nasubukan, Mike. Laging sa una maganda. Tapos, yung una mga gamit ko sa kanila, okay. Pero nung bumabiyahin na ako, katagal, ayaw na. Salita ko ng salita, hindi pala gumagana. Hindi ko alam kung bakit. Pero dati, okay yun eh. Yung bago kong mic na nabili ko kay Re sa online. Yung kalad ka rin, Mike. Hindi ko alam bakit sa una, unang biyahe meron. Tapos pagdating ng mga kalagit na anong video, wala na. Disconnected na siya lagi. Kaya ito, subukan ko itong intercom mic. Intercom pala, hindi pala siya mic. Intercom namin ni Mrs. Helmet, ayan. Makikita niyo sa gilid, sa left side. Ang gamitin ko mic. Pero pagkakasama ko si Mrs., hindi ko siya magamit na mic kasi magkausap kami. Kaya pagkasama ko siya, ayan, balik tayo sa sigawan. Balik tayo sa hindi niyo maintindihan yung sinasabi ko. At ako nga nag-iisip ako kung diretsuhin ko ba itong EDSA o mag-aro sa Bullyboard ako. Pero baka EDSA na lang. Mas mabilis. Yung sa kanya sa traffic eh. Hindi ko napansin kasi kung may ginagawa yung pabalik. Yung nakaraan kasi may ginagawa lagi din eh. Traffic din. Bandiya yan, traffic din yan pag sa umakit ko dyan sa flyover. Pagbaba mo kasi dyan, puro stoplight sa hill Puyat. Eh dito, ito, usually ganito talaga dito traffic, kaya sorry ah, magising na tayo. Go EDSA, EDSA na lang tayo. Ayan, hindi pa na tayo eh. Hindi na makaka-atras. EDSA na talaga to. Sana tama ang aking desisyon. Medyo maluwag naman, siguro magka-traffic lang to sa may kubaw o kaya show.
sa Shaw Boulevard. Yan na. Nagsimula na ang traffic. So na tayo. Kubaw? Ortigas pala, sorry. Simula na yung ano dito. Calvario. Parang mali ang aking desisyon. Wala. Magagawa. Nandito na tayo. Panindigan na ang desisyon. Tama to. Dahil magandang yung sasakyan, pwede ka dyan. Mali talaga yung desisyon natin. Desisyon ko pala. Hindi pala kayo kasama. Ay, traffic. Bakit ba nag-edsa ako? Traffic na mainit pa. Tsaga lang talaga, singit-singit. Di makasingit. Pwede sana mag-Green Hills eh. Ayoko lang dito sa Green Hills. Puro stoplight. Ang mas mapapatagal pa. Tsagayin ko natin dire-diretso ng EDSA. Yun o, pagtulig nyo mo rito, ewan ko kita nyo. Ang luwag eh, saan nga ito? Pasa pagpapuntang Green Hills. Luwag nyo yung mga flyover sa kaliwa. Pasan one. Kaya lang yung paggawa nga, yung puro stoplight. Gagawin ko na itong EDSA. Ulit-ulit mo. Tama sabi, hindi talaga marunong mag-vlog eh. Nakantok ang init. Mabilis ang biyahe natin kasi hindi ganun yung traffic, kumaandar naman, maraming sasakyan pero kumaandar na nakakasingo tayo kaya dire-direjo pa rin. Nandito na tayo sa Quezon Ave, tama ba? Quezon Ave na nga ba ito? Mali ah, hindi ako sure. Quezon Ave. Dito tayo sa mabuhay pa lang tayo ng 25 minutes. Dito na tayo. Ano, mabilis na rin. Masimula rito hanggang office siguro kung tumatakbo ng ganito. Mga 20 minutes yan. Sana. Yung kagandahan dito sa EDSA, walang ano, wala kasing stoplight. So, dire-direcho ko lang. Kung makakasingit-singit ka, mabilis pa rin. Hirap lang kasi dito pag naranasan ko nung bago mag holiday, nung magpapasko, sobra.
Talaga yung pati motor hindi makasingit. Sobrang dami ng sasakyan. Ito yung ginagawang ano, Grand Station yata ang tawag dito. Sa gitna ng SM at Trinoma. Dito lahat yung magiging MRT na bago. Dito rin kasi dadaan. Hindi naman dadaan. Basta, dyan sila magkikita-kita lahat. Ngayon yung pinagawa ng SM sa kanyang Trinoma dati. Kung saan itatag. Kung malapit ba kay SM o kay Trinoma. Ano nangyari sa gitna yata ito nila para walang away sa pagitan nilang dalawa. Oh my! Traffic din dito, bakit ganun? Nandito tayo sa SM North. Dito ako nagtataka eh, bakit traffic? Meron lang naman dito is yun. Baka nasakop na yung mga padiretso ng monumento. Isa kasi ganun eh. Lalo pag walang MMDA na nagbabantay. Nasakop yung ano, lane ng padiretso ng mga nag-u-turn. Saka yung lumalabas dito sa mall. Ay, tukod. ₱8.45 na. Ito, madalas to dito. Yung flyover ng NLEX. Yung Balintawak. Balintawak flyover. Lagi ba sa mga galing ng NLEX, lalabas ng pamonumento. Masyadong masikip yung daan dahil yung pagdating dun sa pagbaba dun, may linyo ng bus. So, nagigipot. Parang nagiging one lane lang. Dahil yung nga gagaling nga ng NLEX. Lagi yan. Laging ganyan dyan. Basta rush hour. Ganyan yung traffic ko. Na magaling NLEX sa kanan. Pagdating dito, parang single lane na lang. Kasi yung isang linya para sa galing nga NLEX. Ngayon nagpapasigot natin sa kaliwa, bus lane. Yun lang, kaya traffic. Kung naka four wheels ka, magtatagal ka talaga. Kaya iba pa rin yung nakamotor. Ang hihip nga lang. Gulat ka sa araw, sa ligabok. Gumulan, basa. Pero kasi ngayon kung naka-4 years ka at may pera ka talaga, from Makati hanggang sa Novotas is 45 minutes lang eh. Kasi yung Skyway na napakabilis. Mas mabilis na siya kaysa magmumotor. So, it's ano naman, 903. Yung tayo sa Novotas. So, sa 45 minutes o 50. Nabot tayo ng 50 minutes biyahe. Bayad sana may konting traffic. So,
Kita kasi lang ulit tayo mamaya. Sama ba ulit kayo sa pagsimbo? Sa traffic, masaksihan niyo ang traffic sa Maynila. Kita-kits mamaya. Oh, it's time magsundo. Mas na 5:20. Siguro mga 6:30. Sana hindi traffic na naman kaso Manila. Manila and Sarawas Boulevard. Sigurado yan traffic saka sa at sa Pasay. Traffic yung sigurado eh. Dahil uwi yan. Ayan, wala ka nagbabike. Wala yung nagbabike. Paikot-ikot sila dyan, lalo pag hapon. Hapon yung umaga. Sabado at linggo, ang dami nila dyan. Kaya pagka dati sinasara yan pag Sabado at linggo itong kalsada na ito eh. Para magamit ang mga nag-exercise. Ang dami nila. Napaikot-ikot sila dyan. Bakit pa atras yan? Hey, ingat! BGC? Tagig! At tagig lang. Yeah! So, dun nga, na yung mic natin na check ko kanina yung video ng umaga. Pwede na siya, okay na siya kasi dati hindi niya ako maintindihan, puro hangin, di ba? Kung sa lahat ng videos ko, audio talaga, una-una, hindi ako nagkasalita. Yung mga time na mga biyahe ko ng Mindoro, muli ako ng, ako mag-isa, tinanggid ako ng barko, pambira. Hindi naman pala ako narinig sa mga sinisigaw ko sa audio ko. So sana ito maging okay na talaga. Yung nga lang downside kapag ang kasko na sinisis wala na ulit akong audio unless bibili pa ako ng isang unit nito para magamit ko kasi ano kasi ito wireless so using Bluetooth. Kasi hindi ako pwede mag-wired. Pag gumamit ako ng wired na mic, problema ko naman yung battery ng camera. So yung battery ng camera ko is good for 30 to 45 minutes. Ito na yata yung mga nang sorry, yung mga nang hold up dito. Ano eh, mga nag-ikot, titingin-tingin. Dali yung camera ko ah. Dito tayo. Ikot. Nakakatakot. Sorry ah. Yung dahil dito kasi yung mga may sumasampay. Mga aga ng cellphone. Yung napanood yun ng isang beses. Yung may hold up. Grab driver yun. Dito yun. So siguro mamaya ang gabi eh. Hindi na ako maglagay ng cam kasi dito rin kami dadaan namin ang gabi. So anyway, mic, ano siya, wireless. Using Bluetooth. Kasi nga yung battery ko nga, medyo umagisi lang yung time. Ang hirap pag bumabiyahe, yung hinto ka. Hinto ka, ang kapalit ko ng battery.
Tapos charge, pag mag-charge, hindi ko pa, ang tagal pa charge. So pag magpalit ako, sigurado ubos na rin yung isang bat bago matunoy yung isa. Hindi katulad nito, nakasaksak siya all the way habang nagwabiyahe ko, charging siya. Saka yung isa kong kasing battery, nakakabit din sa isa kong camera. Para kung hindi ko kailangan itong 360, yun agad yung gamit ko. So yun, kaya napakahirap sa akin yung audio kahit yung dati. So ito, medyo konting traffic lang tayo dito. Pwede pa balik sigurado, traffic. Baka maghanap ako ibang daan mamaya. Baka mamaya sa ano nila kami dumaan siguro. Esa dito, tingin nyo sa kaliwa. Ang traffic, haba na yan, oh. Tapos yung main for sure, nakita nyo ba? Nandito sa kabilang side, nag-aabang lang na magbibuting na red light. Hindi nila inaasikasa yung traffic sa kabilang side. So yun, bahala na umaya. Check mo lang din siguro ako sa yung traffic mamaya bago umuwi, para alam ko kung saan ko nilagaan. Medyo mabilis tayo simula Novotas. 5:30 pa lang, 10 minutes hanggang dito sa Dalpan. So, pero pagdating dito sa circle, yan, medyo dahil maraming truck, build up yung traffic. Ngayon Thursday, dito yung traffic is MWF. Alam ko dati, ganun yung maraming truck. Ngayon Thursday, pero ito ang daming truck. Dito hindi naman ganyan. So, ito traffic, check natin pagkalagpas dito sa circle. Dito sa Anda Circle, kung hanggang dyan lang ba talaga ang traffic. Ito yun, sa kaya left side, yung mga truck, nakapark lang. Tapos ito, isang truck, nasa unahan, nag-u-turn, kalanganin, diba? Mabagal yung pagbaba din sa tulay dahil sa mga ito, sa mga truck na dito sa circle. Hindi ko ma-explain eh. Pero dito, pag gaganyan maraming truck, hanggang doon sa Manila Hotel sa stoplight. Kasi doon sila mag-left turn naman. Napuntang Paco. Dire-diretso sa saan may daan din, pagpuntang South Super Highway. Masyado nang mahaba. Hindi ko makabisado. Medyo maluwag tayo ah. Maluwag ang Rojas Boulevard. Kukunin lang konti ang sasakyan. Kaya sana maaga makarating kay sa opisina, misis, para maaga rin makauwi.
na nakakapagod din. Pero mo kaninang umaga, isang oras, pabalik isang oras. Tapos ngayon isang oras uli, ganun talaga eh. Tapos pabalik isang oras uli. Depende pa sa traffic. Pero dito may ginagawa kasi dyan sa right side eh. Kaya traffic. Mamaya tundo pa ako. Okay. Yun na nga, dami na nangyari. So na traffic tayo. Na traffic tayo kanina. Medyo mahabang singitan. Tapos nagloko yung yun nga yung camera, naghang. Kaya inayos ko muna. 6 o'clock na. 40 minutes. Wala pa tayo sa EDSA. Pasay. Pero malapit na. So, hindi na tayo sa Heritage. Heritage Pasay. Ginagawa kong diskarte rito, dito ako sa right side kasi mas dito maluwag kaysa dyan sa gitna. O sa left side, mas madaling sumingit dito. Maluwag, maluwag yung biyahe natin pero yung pabalik, masikip. Ito, maluwag tapos kanan tayo, kakanan tayo sa ano, McKinley na lang papasok ng BGC. Sana ito makinlo hindi traffic kasi mas, yung, kung sa mga hindi pa nakakapunta ito makinlo kasi ano parang 4 lanes lang kaya masikip eh ang daming sasakyan dumaraan dito pasok papasok kakapalabas ng DGC kaya kanyang umaga dito kami dumaan medyo yun mabigat. Pero to sana ngayon medyo ano. Sana medyo maluwag. Pero saglit lang naman din to pag nag-ano eh. Pag nag-traffic. Kasi marami yung subdivision dito eh. Na may mga lumalabas sa sakyan so stop and go talaga. Pero pag mahaba ang traffic na tempo, talagang mahaba. Minsan umabot dito sa ano rito, sa simbahan. Kung alam niyo yung simbahan dito, nakalimutan ko lang yung pangalan. So mali ang aking desisyon na dito dumaan sa McKinley. Ang haba na ang traffic na yung sasakyan sobra ang papasok ng BGC. So 6:16 mag-isang oras na tayo. Pero pag nalampasan natin itong pagsubok na ito is mabilis na naman ito. Ito lahat may pagsubok. Simula kanilang umaga. Nga pa oh. Kung hindi natin gagawin ito
Sana mabutin tayo ng siyam-siyam dyan. Pasensya na kung nag-overtake ako dito sa solid white line, ha. Pero kailangan, eh. Ito ang BGC paggabi. Mga nakita naglalakad na galing opisina, iba. Kasi marami rin kondo rito, eh. Kondo sa opisina, mga namamasyal. Karami ng high-end na gamit makikita mo rito. Pag may pera ka, masarap pamasyal dito. Kung wala, masarap paglakad. Meron din mga ano rito. Jollibee ba? Parang meron naman. Alam ko may Jollibee rin dito. Pero hindi pa ako nakakain sa Jollibee rito. Sundo lang ako lagi dito. Sundo. Hatid sundo. Yan. Medyo malapit na tayo. Mamaya pakikita ko sa inyo mga ano lang siguro. Yung clip. Mga clips nung pauwi namin kasi nga wala na naman ako audio mamaya pagsakay ko si Mrs. Ayan. See you. 6:30 na. Then sa next video. Salamat. Yung Bonifacio High Street. High Street. Left and right yan. Puro kainan. Yung mga mabibiling mga damit. Yun yun.